lang guys, andito ako ngayon sa taniman namin ng gulay guys. Kukuha ako ng sili at ng malunggay. Ayan guys, pupitas tayo ng sili. Ihahalo ko kasi siya sa may gagataan kong galunggong. Ayan naman guys, kukuha naman ako ng malunggay. Wala itong mga okra guys, umanigas na sila. Sayang. Daming bunga. Mga okra. Hihirap alisin. Oh, matigas na. Ang dami na nigas na talaga yung mga okra. Hindi na pwedeng ulamin. Kukunin ko itong mga madamo na kasi guys. Masukal, hindi na maharap yung mister. Ayan, masukal na naman. Ang bilis mag, ano, magdamo. Madami ka agad damo. Ayan na guys, yung nakuha ko. Merong malunggay. Sili, saka yan okra guys. Paghalo sa gagataan kong galunggong. Ayan na guys, yung nakuha kong sili, may konting okra, hindi ko kinuha ang lahat kasi mga makati. Ayan, yung malunggay. Ito naman yung galunggong guys, na iluluto ko. Yan, 1 kilo yan guys. 160 na ngayon ang galunggong dito sa amin. Ayan yung bilog na galunggong ito guys. Ito gagataan ko siya. Lalagyan ko ng malunggay saka sili. Ayan guys, tingnan nyo kung paano ko lutuin yung ginataang galunggong guys. Ayan guys, ganito ko kung linisan ang galunggong. Ganyan guys. Tapos itong naglinisan niya, iluluto ko pagkain ng aking mga aso. Hello guys, ito na yung galunggong na nilinisan ko guys. Ayan yung galunggong. Lagyan ko siya ng konting asin guys. Saka, ito na rin yung malunggay. Saka yung sili. Ito yung aking mga ricardo guys. Mga ingredients, meron akong mantika. 1 kutsarang asukal, paminta at pampalasa. Ayan, meron ding sibuyas saka hot chili at merong luya. Ayan. Luya saka itong bawang. Siyempre, meron tayong fresh gata. Ayan. Bumili na lang ako ng ganito, guys. Para mabilis ang pagluluto. Ayan ang aking mga ingredients sa pagluluto ko ng ginataang galunggong. Ayan, guys. Ayan guys, painitin muna natin ang kawali. Ayan guys, mainit na ang kawali. Pwede na natin ilagay ang mantika. Lagay-lagay natin ang luya. Ang luya guys.
itong bawang. Pwede na rin natin ilagay itong sibuyas saka itong sili. Hindi ko hiniwa yung sili guys, baka maanghang kasi. Sigurado maanghang yan, kaya ganyan lang ang ginawa ko. Ayan guys, pwede na natin ilagay ang asukal. Itong paminta saka sisihin pang palasa. Lagyan din pala natin ng patis. Dalawang kutsara ng patis. Ayan guys, pwede na natin ilagay itong galunggong. Saktan lang natin ng 3 minutes. Ayan guys, kumukulo na after 3 minutes. Ito kasi kailangan dahan-dahan lang na haluin kasi nadudurog. Kaya ganyan lang siya guys. Ayan, pwede na rin natin ilagay itong fresh gata. Ayan, pwede na rin nating ilagay itong siling haba na kinuha ko sa aming tanim. Ayan, at takpan lang natin hanggang sa maluto yung galunggong at sili. Ang apoy lang pala nito guys ay low lang para hindi madurog yung galunggong. Kailangan nasa low fire lang. Low fire lang siya.
Ayan guys, check natin kung ito na. Ayan, medyo tuyo-tuyo na yung sabaw ng galunggong guys. Ang bango niya. Ayan, kaya pwede natin ilagay ang malunggay. Healthy malunggay. Ayan, kinuha ko rin yan sa tanim namin na malunggay. Tintakan lang natin siya guys hanggang sa maluto na yung malunggay. Madali lang maluto yan. Kaya wait lang natin ng mga 2 minutes lang yan. Ayan guys, luto na yung ginataan nating galunggong. Ayan, luto na yung marunggay. Very healthy guys. Try nyo din tong recipe ko guys, masarap. Switch up na natin yung kanyang ako. Ayan ang galunggong, ginatang galunggong ni Nanay.